Isang taon na din ang nakalipas simula nung nagamit ko ang 450SR ng CF Moto. Pero ngayon, imbes na subsob ang riding posture natin, dito naman tayo sa naked. Ang malaking tanong, pumunta ka ba dito sa channel na to para malaman kung ito na ba ang unang big bike mo? Boys and girls, this is the CF Moto 450NK. Chinese MCs are evolving at itong CF Moto ang isa sa mga masasabi kong reputable brand from China. At 400cc pataas ang gateway mo kung gusto mong makapasok sa mga expressway ng Pilipinas. Tulad na lang nitong 450NK, ang bagong naked ngayon sa mga market. Pero ang tanong, papalag ba to sa mga ibang competitor niya? Alamin natin. Gumagamit ng 449cc displacement, it's a liquid-cooled 4-stroke double overhead cam parallel twin pero not your typical 2-cylinder dahil 270-degree ang crankshaft nito na may lakas na 49.6 horsepower at 9,500 RPM at 39 Nm of torque at 7,600 RPM. Fuel tank capacity is 14 liters na may bigat lang na 165 kilograms, dude, sa wakas! At mabibili nyo ang 450NK for an SRP of 262,800 pesos. Right in front of you guys is the Nebula White na may halong matte black fairings, tapos carbon finish. Mukha siyang carbon pero hindi. Different but same same. Umpisa natin dito sa harap. Ito ang gusto ko eh, oh. Parang AI look eh. Yung mukha niya, sabi mo pa ng ganitong klaseng fairing sa gilid. Parang siyang kontrabida sa DC o kaya sa Marvel, di ba? Malatron na mata, tapos ito lang yung bibig niya. Actually, nilito mukha niya eh. Oh. Medyo papasok na siya eh. Tapos yung fender natin sa harap, parang dahon. Nakaangat yung white fairing na to. Tapos sabi, black fairing dito sa baba. Ang ganda ng ginawa nilang LED, no? Dito naman sa side, gusto ko yung idea na hinabaan nila tong part na to. Nagkaroon ng dating eh. Yung iba kasing naked, flat tank lang, simpleng tinapalan ng fairing. Ito ang haba eh, oh. And may gills pa tayo sa loob. Hindi pa sila nakontento, naglagay pa sila ng isa pang fairing sa gilid ng radiator. Ang daming kanto na nagbigay ng character dito sa bike. Ang ganda rin ng tank cover. Napaka-premium ng feeling kapag inaangat natin to. Tsaka hindi nila binuo yung white fairing dito sa tank yun. Naglagay sila ng matte fairing na hindi gano'ng kadaling magasgas. Kasi karamihan sa atin kapag bumibili ng motor, naglalagay agad ng tank pad. Pero ito, at least, may protection na kayo. Tank grips na lang kailangan. Steel frame at subframe naman dito sa likod. Another cover dito sa gitna. Slider, hindi po to stock. Aftermarket na po to. Nung nakita ko tong slider na to, ang unang pumasok agad sa isip ko, bakit dito nakakabit? Most likely kasi dito eh. Tulad nito. Ito okay lang eh. May abang siya dito. Ang problema, dito sa kabila, wala. Meron man, natatakpan itong coolant. Kaya ganito siguro ang ginawa niya. Clinip niya na lang dito. Engine cover, this is not stock. Aftermarket na rin to. Pillion footrest is okay. Naka-rubber footrest po tayo pero walang rubber dito sa footbrake. Footrest para sa mga pillions natin. Hindi ko lang masyado trip yung itsura ng pagkakatira nitong pinagkakapitan ng pillion footrest. Well, malinis naman yung pagkaka-welding niya pero compared to Japanese bikes, katulad ng mga ganito, mas okay sana eh. Material ng main seat para sa akin is okay. Stretchable nga siya eh.
And gusto ko rin yung pagkakatabas niya. Hindi siya ganun kanipes actually. May pa-bad shape tayo dito sa taas katulad ng mga sport bike. Dahil naked sport to. May butas tayo sa likod. Ito ang gusto ko dito. Panalo sa akin yung air scoop na yan. Pero itong pillion seat, napakatigas. Kaya kung magba-back ride kayo in long ride, baka maya't maya ang hinto nyo dahil maya't maya din ang reklamo ng back ride nyo. Tail light! Bang! Ang ganda, di ba? May pakiembot effect tayo dito sa tail light. Kapag foot brake tayo, yan ang tsura niya. Para sa mga turn light natin, siguro mas maganda kung ibay nila yung design nito. LED naman. For the dash! Gumagamit to ng 5-inch TFT display. Dito sa dash, may dalawa tayong klase ng display. Ito yung default display niya. Stick muna tayo dito sa mode ng display na to. At sa dash, makikita natin yung trip meter, trip to run, and odometer. Yun lang naman. For the menu, makikita rin natin sa left side ng dash. Clock sa upper middle na naka-military time. At speedometer naman sa gitna. At tachometer sa pinakababa. To the right, makikita natin yung gear indicator at other information sa right side ng panel. Pinundot natin sa baba, makikita natin yung average fuel consumption, average speed, range ng fuel nyo, water indicator, current fuel consumption, at yun lang naman. Lower right ang fuel gauge natin at lower left ang coolant temperature natin. Sa pinakagilid ng screen, makikita natin yung headlight natin na naka-on. Ngayon, ito ang good part. Kapag pinindot natin tong button na to, mapupunta tayo sa menu ng bike. Isang pindutan lang pala, ba't ko in-hold? Mapupunta tayo sa settings na kung saan mababago natin yung style ng display natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. At ito yung classic. Dito tayo sa concession dahil mas babagay yung ganitong itsura ng dash. Sa ganitong klaseng motor. Right, so we have units. Speed na kilometer per hour ang ginagamit. Hindi naman tayo nagko-miles per hour dito sa Pilipinas. Time format in 24 hours. Gusto ko gawin 12 hours to pero hindi sa akin yung bike. So stay natin ganun. Temperature in degrees Celsius. Connection, by the way. Pwede natin i-connect ang mga phone natin dito sa dash. Pero hindi kasi nilabas dito yung T-box na tinatawag eh. At least, pwede mong makita dito kung sino ang tumatawag. At ito pa, pwede nyong i-connect ang mga intercoms nyo dito sa dash. Kung nakikita nyo dito, may option siya na helmet. Ang galing, no? And brightness. Trip reset, okay. Overspeed alarm. What? May ganun-ganun pa to, ha? Traction control na pwede nyong patayin. Pero ang pagkakaalam ko, kapag pinatay nyo to, subukan natin patayin. Ayan, naka-off na siya. Pag pinatay nyo yung bike at pinuksan nyo ulit, automatic bubukas ulit yung traction control nyo. Aandar kayo, ganun lagi. Punta kayo sa setting at kailangan nyo patayin. Which is, by the way, hindi ko makita yung rason ba't kailangan nyo patayin yung traction control kasi laking tulong nito sa daan eh. Time setting, gear change reminder, language, at yun lang naman. Vehicle information, may importante ba tayong kailangan makita dito? So, wala naman masyado. Galing oh, dahil naka-sidestand tayo, may indicator siya ng motor na may yellow sidestand. Pag ginangat natin siya, mawawala to. Sana. Ayan. To the right handlebar, makikita natin yung kill switch and ignition switch na mukhang back protector. Hazard switch. Grabber grip na ginamit nila dito. Napaka-grippy niya, hindi siya madulas. At mahaba yung bar end natin eh. Mirror na gusto ko yung design. Mala Street Fighter ang itsura niya. At brake levers natin na napaka-smooth ng texture. Ginawa nilang textured black tong finish ng levers. Adjustable. Brake reservoir, gusto ko yung ginawa nila dito. Napaka-premium ng itsura. Nakalabas, hindi siya yung box lang na nakalagay dito. Itsura ng triple clamp para sa akin is Panalo. To the left handlebar, makikita natin yung high beam and passing light. Gusto nyo mag-high, angat nyo lang. Passing light, pindutin nyo lang. Buttons para sa dash natin. Meron tayong back button, up and down button, and enter button. Signal switch, na napaka-clicky. At busina. Clutch lever natin is also adjustable. Suspension up front, gumagamit ng 37mm upside down fork with reflector dito sa gilid dahil Euro 5 to. Single 320mm disc with 2-piston J1 caliper. At syempre, may ABS tayo for extra safety. Oh, buti may radiator cover na rin tayo. Pero payo ko, wag ganito kalalaki kasi may possibility pa rin na may tumagos na bato dyan. Meron tayong cover dito, natakpan yung catalytic. Adjustable preload suspension sa likod, gas aluminum swing arm na okay yung tsura. Spools dito nakalagay sa loob. Oh. Usually kasi dito sa baba eh. Ngayon ako nakakita ng spool na dito nilalagay. Anyhow, 220mm single disc with single piston
Ewan ko, factory caliper yata to ng CF Moto. At sporty looking muffler na may dual exit dito sa dulo. 17 inches wheel na gumagamit ng stock tire na Adreno HSAS5. Stock size is 150x60 dito sa likod at 110x70 naman sa harap. Teka, may gusto akong malaman dito sa CF Moto. Anong tsura ng mga wiring niya sa loob? Saan ba siya nito? What? Teka, nasa gulong ka ba? Baka may secret button ka dito ah. Aha! Tatago ka dyan ah. Alam mo, hindi kita makikita. Dito sa pillion seat, wala tayong space. Main seat, kailangan pang tanggalin yung allen na hindi na natin gagawin dahil matrabaho. Yes, wala po kayo mailalagay. Kahit ORC guard ninyo pwede ilagay. Dahil familiar na tayo sa bike, punta naman tayo sa unang upo. First ride sa naked form ng 450 ng CF Moto. Alam niyo kung titignan niyo siya dito sa gilid? Ang compact niya tignan, ang nipis niya tignan actually. Pero kung titignan mo na siya dito sa part na to, parang dami nangyayari eh. Para ma-check ang oil level natin, may side glass po tayo. Coolant natin is nasa left. Alam niyo, okay din eh. Ang ganda na itsura niya. Nung nag-review tayo ng CF Moto 450 SR, naka-aftermarket na muffler tayo. Pero this time, keep natin yung stock para ma-appreciate natin yung tunog niya kahit naka-stock exhaust. Mga cutie pies, unang upo. Yeah. Oh. Alam nyo, ang nipis niya tignan sa gilid. Pero once na nakaupo na tayo at tayo na ang piloto, ang laki ng tanki niya eh, oh. Yung 14 liters na fuel tank, mas lumapad tignan dahil dito sa mahabang shroud. Ito. Ah, ayan, Jim. Wheelbase is 1,370 mm. Seat height is 795 mm. I'm 6 foot tall, 85 kilograms. At ganito ang itsura ko sa 450NK. Anong masasabi nyo? Okay ba para sa mga height natin na ganito? Para sa akin, nasa tama lang. Hindi siya ganun kababa, hindi rin naman siya ganun kataas. Flat foot ako and medyo nakabend yung knee ko. Kaya para sa akin, okay siya kung ipagdedaily nyo yung motor. Kusa natin yung dash. Doon lang sa part na yon, yung logo niya na may transition na umiikot, parang pixelated eh. Pero hindi naman ganun ka big deal. Parallel twin na 270 degree ang firing order. Start natin. Ay mali, sorry. Hazard pala to. Ito pala. Stock exhaust. At ganito ang tunog niya. Diba? Ang ganda ng tunog eh. Kumbaga may distinct character yung tunog niya compared to other two-cylinder. Trip meter natin. Mas maganda kung i-reset natin to para makita natin yung fuel consumption natin mamaya. Alright! Let's go! Diyan ako na muna uunahin yung ergonomics mga cutie pies dahil gusto ko lang i-point out na agaan nito! Panalo to! Kung anong bigat ng 400NK noon, ngayon parang nag-diet eh. Kabaliktaran ng 400NK yung 450NK eh. Unang piga mo, bibigyan ka agad. Not to mention syempre ang ganda ng tunog ng exhaust natin ha. Woohoo! Daling mag-downshift. Ang lambot ng clutch eh. Yung tunog niya kasi pino eh. Hindi katulad ng mga typical parallel twin na naka-flat plane. Parang bangka yung tunog eh. Babababaw. Alam mo yung mga matatagal yung gap? Ito sunod-sunod eh. Yun yung distinct na tunog ng 270 degrees. Technically, halos same configuration ng crossplane ng Yamaha. Parang ganun. Okay, mamaya-maya lang babalik tayo dyan. Ergonomics of the bike. Yung puan natin medyo sumusubsob nga ako eh. Mataas yung handlebar natin. Given na nasa naked bike tayo. Position ng paa ko. Ayun, hindi talaga totally relax yung position ng paa natin eh. Nakapapasok pa siya. And yung material ng upuan eh, napakalambot. Buti medyo makapal yung main seat natin ah. Yung grip natin sa throttle and yung position ng mga daliri ko sa lever, napakahayahay. Ang lapad nung mga levers eh. And gusto ko yung texture black
na feeling, dumudulas yung daliri ko. Kaya madali ako nakakapiga. Mahaba rin kasi yung bar end. Usually kasi kapag nag-ride ako, mas lamang ako sa dulo ng handlebar kumapit. Eh mahaba tong bar end. So, nare-relax yung kamay ko. Hindi bitin sa feeling. Sarap sa pakiramdam nung switch ng turning light, oh. Rinig mo eh. Performance ng bike, napaka-smooth gamitin. Sa ibang two-cylinder kasi, napaka-jerky kapag pumipiga tayo eh, especially in low gear. Ito smooth lang. First gear tayo. Oh? Alam mo yung feeling ng torque niya, pakiramdam ko kaya ko siyang i-wheelie agad eh. Ayoko lang magpaangat ng motor dito sa public road eh. Pero ganun yung feeling niya, napakadali niyang iangat. Siya ang daling i-flick ng motor kasi ang gaan niya. Alam buti na mga gearing natin, salamat sa assist sa slipper clutch. So kung beginner kayo, madali kayo mapag downshift and upshift, especially kapag gagamitin yung clutch. Ang gaan lang ng harapan niya eh. So ingat lang at baka mag-wheel yung harapan niyo in high speed. Sarap sa pakiramdam ng bike. Hindi feeling beginner bike yung approach ng performance niya, ng makina niya. Braking sa harap, napaka-smooth. Given na naka-single disc lang tayo dahil magaan naman yung bike, 165 kilograms lang po to. Yung nauna kasing version, grabe sa bigat yon, halos litro na yung bigat nun. Etong 450NK, mas enjoy siya gamitin. Overtaking power, hindi kayo papaya ng motor na to. Dahil ibibigay niyo yung speed na gusto mo. Sa likod, na-adjust naman yung preload natin. So it's up to you kung anong level ang gusto nyo. May time lang na kapag nagbababa ako ng paa, itong aftermarket na nakalagay na slider eh, natama sa part na to. Medyo masakit lang. Ewan ko, siguro hindi lang ako sanay. Ang nimble gamitin ng bike eh. Pag nililin ko yung bike, may part lang na dumudulas yung likod natin. Mas maganda ko magpalkay ng gulong. Ayaw ko hindi akma sa riding style ko yung CST na nakabit dito. Bagong daan ni Villar eh. Villar City. Oh, 50cc naman to eh. Pwede boss? Oh? Umaangat agad yung bike eh. Ganun kalakas yung power niya in low gear. Hindi nakapagod yung arangkada niya eh. Big factor yung 270 crank, yung tunog ng exhaust. How smooth the bike is? 262,800 pesos. Para sa akin, pasok na pasok sa market yung ganong presyo. Biggest competitor nito is di Kawasaki Z400. Parang wala na ako nakikita ang kasa na nagbenta ng Z400 ngayon. Baka mag-update yung bike na yon by 2024. Ewan ko, pero ibang usapan yon. Dito muna tayo sa CF Moto. Also, the KTM Duke 390. So, yun sa mga biggest competitor ng bike na to since maglalabas ng bagong Duke 390. CP500F ng Honda. Sa kanilang lahat, siya lang na 270 degree crank. Kaya kung gusto nyo ng motor na may magandang power to weight ratio, thank you po. Na futuristic ang itsura, mala AI ang itsura,
na mag-ganito klaseng dash. Para sa akin, this is a big win for CF Moto. Panalo tong bike na to. When it comes to fuel consumption, nakita nyo naman yung riding style natin kanina. Mixed riding style, kumonsumo tayo ng 5.9 liter per 100 kilometers. I'm not really sure kung accurate yung fuel consumption na to. Tingnan nyo, sa sobrang lambot ng material na upuan, musog siya. Final verdict dito sa motor na to, para sa akin, when it comes to naked beginner big bike, this is one of the best. Dahil unang-una, ang smooth ng response ng engine niya. 270 degree crank na hindi jerky kapag nagpapalit kayo ng gear in low RPM. Gusto ko yung response ng engine niya. Snappy, bibigyan ka agad. Styling is very good. Siguro mas maganda magpalit kayong gulong. Reliability, alam nyo, para sa akin, lahat ng bagay gumaganda. And Chinese bikes are evolving nowadays. Tulad na lang nitong CF Moto. Kamusta ba yung mga parts niya? Kung mabilis lang ba makakuha? Well, marami namang mga dealership ngayon ng CF Moto. Pero compared to Japanese bike, syempre, ibang usapan eh. Bago natin tapusin tong video na to, gusto ko lang pasalamatan si Brother Adrian na pinagkatiwala sa atin tong bike niya. So big shoutout kay Adrian. Follower din natin siya, subscriber natin siya on YouTube. Kaya mga hitipies, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba and let me know your thoughts, kung ano masabi nyo sa CF Moto for 50NK. Kaya mga KDPies, see you sa next content.